Magandang umaga mga bata. Ako si Binibining Laarmi, ang inyong guro sa EPP. Sapat ba ang aklat upang mapagkunan ng mahahalaga at makabagong impormasyon? Makikita ba dito lahat ng gusto nating makuhang impormasyon sa pagsasaliksik? Larawan, video at datos ang nais nating malaman sa pagsasaliksik na kung minsan ay wala sa aklat. Yan ang ating tutuklasin sa module na ito. Tayo ay nasa makabagong teknolohiya at marami ng paraan upang makapunta sa malalayong lugar sa iba't ibang panig ng daigdig, gamit ang computer at internet. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa paggamit ng mga website sa pangangalap ng impormasyon. Sa aralin na ito, inaasahang makakamit mo ang sumusunod na kasanayan. Una, nagagamit ang website sa pangangalap ng impormasyon. Ikalawa, nakikilala ang iba't ibang katangian ng web browser at search engine. Ikatlo, nakapagsasaliksik gamit ang web browser at search engine. At panghuli, nakagagamit ng tamang keywords para sa paksang naisaliksikin. Subukin natin sagutan ang nasa ibaba. Isulat sa patlang ang T kung tama at M kung mali ang sinasabi sa bawat pangungusap. Ayusin ang mga titik sa bawat bilang upang mabuo ang mga tamang salita na bumubuo ng web browser at mga ilang bahagi ng web browser.
An tayo maaaring button kung nais baguhin ang sukat ng window, i-click ang close button kung nais isara ang browser window. Tab name, dito mababasa ang pangalan ng kasalukuyang bukas na website. Kung nais isara ang tab, i-click lamang ang X button sa gilid ng tab. Navigation buttons kabilang dito ang back button, forward button at reload button. Back button, i-click para bumalik sa webpage na naunang binisita. Forward button. I-click kung nais balikan ang webpage na pinakahuling binisita. Reload button. I-click kung nais muling i-update ang website sa browser. View tab. I-click ito kung nais magkaroon ng panibagong tab kung saan maaaring magbukas ng bagong website. Customize and control. Dito makikita ang iba't ibang options at commands upang baguhin ang kasalukuyang settings ng browser. Bookmark. I-click itong hugis bituin na button para i-save ang address ng website. Sa ganitong paraan, madali itong mababalikan sa susunod na kailangan itong buksan muli. Address bar. Maaaring makita o i-type sa bahaging ito ang address ng isang website o tinatawag na website address. Ito ay tumutukoy kung saan makikita na ang isang website. Display windows. Ito ang pinakamalaking bahagi ng browser na nagpapakita ng piniling website. Scroll bar. Maaari na ito ay drag pataas o pababa upang makita ang kabuuan ng isang webpage sa browser window. Dumako naman tayo sa search engine. Ang search engine ay isang software system na ginagamit sa paghahanap ng impormasyon sa internet. Ang ilan sa kilalang search engines ay Google, Yahoo, Alta, Vista, at Lycos. Kung magsasaliksik gamit ang internet, isang mahalagang kasanayan ang paggamit ng search engine. Ang sumusunod ay bahagi ng search engine homepage at ang gamit ng mga ito. Halina at ating basahin.
tamang pasunod-sunod upang ma-search mo ito sa internet. Pagkatapos ay i-print ang iyong nakalap na impormasyon. Ngayon ay lubos nyo nang naunawaan ang ating aralin. Hanggang sa muling pagkikita, paalam mga bata!